Good day mga katropa. In this video, I will interview my engine cadet and he will share to us his life story and experiences while on board. Kaya mga katropa, samahan niyo ako. 2,000 years later. Mga katropa, nandito na yung engine cadet ko. Kaya simulan na natin yung interview. Kaya pakilala ka na sa kanila. Opo siya, no? Si Jorin Rivera from Iloilo. Graduated from St. Therese and this college is 26 years old po. What is your favorite sports? Golf, sir. Wow, pamayaman yan, ha? Golf. Di basket, sir. Basket. Ah, okay. Naglaro rin po akong chess, sir. Pero konti. Pero basket talaga yung ilo. Sige. Meron ka ba mga talents? Or talent? Ano yung talent mo? Mahilig ka ba mag-TikTok or something? Kasi yung, sir. Pero yung talent ko talaga, sir. Matatawa, sir. How many years you've been in college? 3 years, sir. Ikaw ba yung tipong masipag mag-aral, bulakbol, or parating absent? Ganon sa college? Pwede both. Both talaga? Medyo kasi pag na medyo tamad rin minsan. Ah, okay. Sige. Pag pasana, doon na nagsisipag. Ah, okay. After graduation, nag-apply ka ba agad sa mga companies to become a seafarer? Ay, hindi pa po, sir. So, anong mga trabaho ang pinasok mo bago ka magbarko? Dami rin, sir. Una talaga, sir, nag-aarap lang ako, nagbibisikleta ko dati. Pwede ka ba, sir? Kasi sa hirap ka ng buhay, kailangan mo rin mag-tsaga, mag-sumika para makagraduate pa, sir. Naalala ko na. Sige na, sir. Rahiya ako eh. It was at this moment that he knew. He fucked. Hindi pa rin. Construction, sir. Tapos... Construction. Nag-assist ng aircon. Nag-waiter din, sir. Ganun nga. Okay. Yung mga pinasok na trabaho, siyempre hindi naman tayo lumaking mayaman. So kailangan natin mag-sumikap para sa pangarap. Kumbaga, naghanap ka muna ng mapagkakitaan bago ka mag-apply. Kasi siyempre, kumbaga, mahirap din ang mag-apply na wala kang funding, wala kang pera na panggastos. Kasi sa pag-apply sa bilang isang seaman, kailangan mo may tirahan ka sa Maynila para sir, makapag-apply ka rin sa mga companies. Sa... Kailangan mo talaga pera at saka shelter. Shelter, sir. Siyempre, ano rin siya rin, panalangin lagi. Oo, kailangan naman talaga yun. Yan lagi ang natin, yung kadikit natin sa mga pag-apply at saka sa trabaho natin, sa pang-araw-araw nating buhay. Prayers. Oo, sir. Mahirap ba mag-apply for a job as a seafarer? Mahirap, sir. Lalo na pag wala kang backer ba. Almost 3 years din yung hintay ko bago makasama. Ah, okay. Kasi kailangan talaga may backer, ano? Pero nag-try ka ba sa pag-apply na walang backer? Oo, nag-try ako. Ibang company rin na applyan ko. Pero di pinalad, so... Sige. Ano mga experiences mo sa pag-apply sa ibang company na walang backer? Ikwento mo naman. Mga na-experience ko, sir. Nakakatawa eh, pero... Dati kasi, sir, di ba, nag-waiter ako sa Wernica. Eh ngayon, that time, may customer pa ako na dalawang lalaki. So, ako rin yung nagsiserve sa kanila. So, that time, parang nagkikwentuhan sila about sa... kung sinong pasampay na segundo sa company nila. Kaya kung di naman ako may mixer eh. Nung tinanong ko, sabi niya, taga saan ka? Sabi ko, taga Iloilo, sir. Sabi ko, ganun ba? Pero naramdam ko na parang crewing manager siya ba? Tapos yung assistant siguro kasama niya or accounting staff, yun, hindi ko lang alam. Sabi niya, gusto mong kondo? Kondo? Gusto mong bahay? Hindi natitira ka ba? Yun ba natapos mo? Sabi ko, marin ko natapos ko, sir. Uy, tamang-tama kasi sabi niya sa akin. Uy, tamang-tama kasi crewing manager yung ko, sir.
yung ano ko, yung siya ba, yung isang kasama niya. Patrolling manager sa isang shipping. O, sa isang shipping company. Okay. Yung manager sa, ay ngayon, siyempre alam ko naman yun, kunwari-kunwari na ako, no. Sabi ko, ay, ay sir, sabi ko, sir, crewing manager po, wala kayo na yung company. Pero hindi ako nagsabi na, uy, pwede mapasok, siyempre kakaya naman yun. May agos mong ba, ay, sir, hindi siya nag-ano, yung front team, may trabaho lang po ako ngayon, sir, sabi ko, ganun ba? E ngayon, binigyan niya ako, no? Calling card. At that time, naka-umpisa ako lang kasi sir sa Burn Gaba, so busy-busy rin ako. Hindi ko rin inatupag pa siya masyado pagtapos ko ng luto sa kanya. Di na ako. Pero kung kulit pa nila lang ako, binigyan na ako ng tip. Basta nakatanda ako, malaki po yung binigay na tip nga eh. Tinawag pa ako. Tapos? Ngayon nga, umalis na yon, binigay niya akong calling card. Pumarik ako sa opisina natin. Medyo matagal siguro yung process ng visa ko. Siyempre, nag-apply, naghahanap rin ako ng ibang option ko ba? Kasi wala akong backer eh. So, manap ko ng iba. Sabi ko, parang may... Nalala ko, may nagbigay sa akin ng calling card. Tapos, siguro yung siya ngayon. Inanap ko sa bulsa ko. Tapos? Inalaba na pala yun, sir. Na-laundry na ba, sir? Ipasa. Tapos, di ko na makita. Pero nalala ko lang yung mukha niya. Kalbo siya. ngayon, ano? Sa daming maalala, kalbo talaga. Oo, kalbo siya na crewing manager. Ngayon, naghanap ako sa Facebook ng mga shipping company or shipping agency ba tawag dyan? Shipping agency. Naghanap ako tapos kung sino yung mga staff ba dyan. Kasi maalala ko kung mukha niya kalbo na nakasalamin eh. E ngayon, naghanap ako sa iba. Muna, inanap ko. Hindi kalbo pero medyo hindi po ako hindi dito siya. Ngayon, sa isang company sa Quirino, wag ko na siguro sabihin no, na isang company sa Quirino. Pero malaman pa rin lang yun. Basta isang company. Kasi maraming company sa Quirino. Ngayon, kalbo siya, sir. Kasama ko yung best friend ko. Nakasampa ngayon sa Marlo. Nakasampa ngayon sa Marlo. Yung best friend ko talaga eh. Nung pasama ko sa kanya, sabi ko, samahan mo ako na mag-apply. Kasi inahanap ko ito, yung mukha na to. Pinatanda ko, kalbo lang. Pero sinamahan niya ako, sir. Hanap kami. Tapos yung sir, sa abang nagsumasakay, sir. Manap kami na sa Facebook kung siya talaga. Sabi ko, siya talaga to, Miggy. Siya talaga to eh. Pumunta kami ngayon sa sir, nakapila ko. Eh, di ba, pag once pumasok sa... May appointment slip. Appointment slip or something, pagpila mo dyan, bibigyan ka niya ng number para ako kasapin. Sabi niya, sino sa jam dito? Sabi mo, sabi ko, sa jam ko sana yung crew manager, sir. Kasi pinapunta ako dito. Sabi ko, sa guard na ganun. Ngayon, nakapila na ako. Naalala ko, nang sa 142 ako nun. Tapos yung tinatawag na sa 130 na. Medyo matagal rin hintay ko, sir. So, yung kaibigan ko, sa labas lang siya. Nasa upuan ko lang pala, nakatabi ko lang. So, kinakabahan nga ako eh. So, pag tinawag na yung number ko, sir, medyo malayo siguro yung mga ano ko, ang nilakad ko ba? Oo. Tapos, nung palapit, siyempre, nano siya, nakatalikod ba siya eh? Sabi ko siya, to siya. Tapos, ayun, sir, siguro that time, siguro hapon, nagkakape ba? Ano ang umarap? Tapos minong kape, sabi ko, parang hindi naman ito siya. Parang gano'n ba dahil, pero hindi naman ito yung gano'n buka niya. Bumalik ako, siyempre, ibakampaya ako. Doon, bumalik ako, sir. Doon, nakalampas na ako nung sabi ko, hindi siya to. Tinawag ako ng guard, sir. Sabi ng guard, hoy, ikaw na tawagan doon ikaw na yun, number 43 ka, di ba? Gano'n ba, sir? Kapal naman ang mukha ako. Bumalik pa ulit ako. Andiyan ako sa table niya, no? Sabi ko, ganun, sir. Sabi niya, anong sadya mo? Sabi ko, ako yung patete na... Ako po yung nagsiserve dati sa inyo sa Bunga Restaurant, sir. Parang ganun ba? Baka tama kasi ako eh. Sabi niya... Nang binigyan ka ng calling card. Nang binigyan mo ako ng calling card, sir, para mag-apply dito sa company mo. As a cadet, sir. Saan? Anong restaurant yan? Sabi ko, Bunga, sir, Korean restaurant, sir. Saan yan? Sabi nga noon, parang umano na yung busis. Tingin kasi parang nakabahan ako eh. Sabi ko sa Makati, sir. Baya wag kang ano kasi hindi never pa ako napunta ng Makati. Kaya never na ako Makati. Wala lang ako may isip, siyempre na sumigaw siya eh. Napayaba ako. Sabi ko, sir. Hindi ko lang naralala kung ikaw talaga yun, sir. Sabi ko, parang nagbigay sa akin ng calling card na sabi ko, pupunta ako daw sa iyo. Ikaw daw makakatulong sa akin. Parang ano ko na lang ba, sir? Baka siyempre baka maawa rin sa akin ba? Ngayon, hindi talaga, sabihin sa akin. Ang kumukuha ng exam, kumuha ka ng backer dito, tapos kukuha ka ng exam. In-explain naman sa akin yan, sir. At least, kahit pa paano, yung in-explain niya sa'yo, yung
yung policy ng company nila kung paano mag-receive ng mga cadet applicants. Kasi may mga company na required talaga yung ano, yung mga may magba-backup sa iyo as na para pag mag-apply ka doon, sila yung mananagot sa iyo or sila yung magiging backer mo na tinatawag. Kaya sa buong kwento, sir, yung may kasalanan talaga, guard talaga, sir. Hindi ako tinawag ng guard, yung ano pa yan din eh. Kasalanan ko ng guard. Oo, so pero, paglabas ko, eh, siyempre narinig ng best friend ko. Tawang-tawa yan, palabas ko na ako, tawang-tawa na siya. Siguro yung company... Yun yung may isang experience na, ano ko, sir, na... Yung company siguro na yun is hindi talaga para sa'yo. Kung baga, kung talagang meron yung plans yung Panginoon sa'yo kung saan ka ilalagay, darating at darating yun eh. At saka ngayon, at least dito ka sa company na to, ayan. Saka, you must be thankful na nakapag-start ka na ng pagiging seaman mo sa company na ito. Saka yung sabi na nga nila na sir na pag mabilis mo lang makuha, mabilis rin mawala. Oo, so, pinaghihirapan mo. So, tama yan. Yun lang siguro yung experience. Basta kasalanan ng guardian sa akin. Bakit mo ginusto maging seaman? Ay, isip ko. Nung una kasi, sir, ano ah, totoo ba talaga? Oo, siyempre ano, totoo. Totoo talaga. Kasi di ba life story? Ito, nito. Yung mga sa barangay sinabi, sir, mostly may mga seaman ba, sir? So, okay. Nakikita ko yung angat ng pamumuhay nila pag seaman ba, sir? Sabi ko, balang araw, gusto ko maging seaman para maiyahon din ba sir sa ano sa kahirapan yung pamilya ko. Parang yun yung ano ko, yung pagseaman kasi parang mayaman ganun. So, Okay. Laki lang naman akong mahirap eh. Yun pala yung parang tingin mo, yung parang perspective in life mo sa mga seaman is may kakayahan sa buhay. Sir, that question, gusto ko lang itanong muna pala sa'yo na first time mong tumungtong sa barko, ano yung naramdaman mo? Excited ba? Excited na siyempre makakamit na yung pangarap ko. Almost ilang years ko rin hinintay eh. Then pagsampa ko, sobrang excited ko, sir. Okay. E ngayon, yung start na ba sir ng duty na men sa umaga, sir? Oo. Kinabahan ako kasi siyempre, hindi naman masyadong natalino tayo. So kinakabahan rin ako kumbaga, wala naman akong experience as in Thailand ba, sir? Ah, okay. So hindi ko masyadong alam yung makina dyan or something ano dyan. So yun, may excited na kinakabahan. Tapos nalulungkot ka ba while stay on board? Kasi nasa gitna tayo ng pandemic nung sumampa ka sa barko. Tapos you don't have the time to go out para ma-explore yung mga countries na napupuntahan natin. Ano mo, hindi ka ba nalulungkot na first time ko tapos ganito na hindi ako makaka-explore sa iba't ibang lugar, yung gano'n. At nung sir, minsan, siyempre excited ako as si Man sabi nila nga dati to travel around the world for free to. Tapos di ko na-experience nga sa pandemic pa tayo. Uh-huh. So, excited minsan na lumabas pero yun nga, homesick minsan. Hindi naman may iwasan nila, mapapaisip ko minsan lang kung may mga problem ako sa iba. Pag na-homesick ka, may iyak ka ba? Parin hindi naman. Hindi naman. Napapaisip lang ito. Tulala ba? Kasi di ba yung nababalitaan natin na merong mga nagsususide, merong mga nababaliw, meron na hindi nakakatapos ng kontrata dahil yung sa mga experiences sa barko at saka yung nalulungkot, yung tawag na na-homesick. Paano kaya natin ma-overcome itong ganitong sitwasyon for you as cadet? Paano mo hinahandle yung mga ganong sitwasyon sa life mo on board? Huwag mo lang masyadong isipin, sir. Tapos, minsan kailangan mong kausap and panalangin, sir. Importante sa lahat, sir. Panalangin lang. Yes. Do you have any plans to succeed in this field of profession na tinatawag? Or 10 years from now, in what rank mentic, now? Mentic, sir. Ha? Mentic. Mythic? Mythic glory ba yun? Siguro sir, may dream ba yun? Siyempre dito nasimulan ko na sir. So pinapangarap ko rin yung maging kagaya ko.
Pero kahit sa akin, kahit maging license officer, ma-purple lang na kaya ko. Pero hindi dapat eh, kailangan, kung ano, kung... kung magano ka mag-plan ka sa goal mo in life, kailangan you must be positive always. Kumbaga, yung peak lagi ang isipin mo. Yung peak ng career ang isipin mo. Hindi ka lang yung makukontento ka lang doon sa ay hanggang dito lang ako hanggang oil. Sa mga countries na napupuntahan natin or hindi pa natin napupuntahan, what country would you like to go and why? Ano? Korea, Italy, mga ganun. Australia, Europe. Bakit? Sa Korea, parang gusto ko lang, mga picture. Italy, ganun rin. Ah, okay. So, parang ano siguro, no? Yung parang nakikita mo na mga view parang napakaganda sa mga Instagram, yung mga Instagrammable. Harap ka muna, sir, parang ako. Harap ka din kasi. Yung parang mga Instagrammable, ano? Instagrammable countries ang gusto mong pupuntahan. Ah, okay, sige. Ayos siya. Okay, no? Sa parang masyado na tayong seryoso, this time medyo haluan natin ng medyo konting kalokohan. No problem. Well, after work and you feel bored in your cabin, ano ginagawa mo mostly? Reading books, sir. What? Ay, what? Talaga? Reading books, sir. Ano pa? Ano? Nood ng movie, sir, ganun. Ah, okay, sige, sige. Ang movies pinta. Left or right? Both, sir. Pende, pag mga light ng isa, isa naman. Ilang beses sa isang araw? Depende sa kung pagod ako. Ano? Depende kung pagod ako. Ilang beses nga sa isang araw? Three? Three times ako kumakain sa isang araw or more? Hindi, minsan pagutom pa ako, sir, nakapagod. Oo, oh, siya. Nami ako kumakain. Siyempre, kailangan natin sa katawan natin lakas lagi sa trabaho. Oo, oh, siyempre, kailangan natin yan eh. Tissue o labahan? Tissue o labahan? Ano? Hindi mo inaasahan question yan, ano na? Labahan. May ilig sa akong labahan. Oh, before we end this conversation, what is your duty or work as engine cadet? On board. On board this international vessel. To be trained, sir. To follow job orders from engine officers by repairing maintenance on board, sir. By repairing and maintenance on board. Okay. Tinitrain ka ba dito on board? Oo naman sir, tinitrain. Kaya na yun, nakapabayad na chip niya. Wow. Credit. Dagyan pa bola yun. By the way, siguro, make it sure always that when you're going up into the higher rank, kailangan prepared ka lagi. When you accept the position, kailangan equipped ka or well familiar ka sa trabaho mo. Kahit hindi naman well familiar, pero yung alam mo yung gagawin mo for the next rank. Kasi diyan aralin mo talaga, mag-advance ka lagi ng inaaral mo. Halimbawa, dito ka palang naspan, tinitrain ka sa ditong work or certain job on board, kailangan medyo i-advance mo yon in preparation sa mga plans mo sa buhay in the near future. Okay. Kaya mga katropa, dito nag-end ang interview natin. I hope that the life story of a engine cadet life story and experiences of engine cadet may makukuha kayong aral. Ay, hindi ko lang alam, parang wala eh, no? Okay. Pwede po mati sa mga pamilya ko. Sure. Mga pamilya ko dyan. No problem. Wala kang pa-jacket, sir.